Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos sa Book of Mark chapter 4 verse 14 hanggang 20. Sabi po rito, itong kahulugan ng talinghaga, ang binhing inihasi kaya sa salita ng Diyos, at ang mga binhing namang nalaglag sa daan ay ang mga tao nakikinig ng salita ng Diyos. Pagkarinig nila'y dumarating si Satanas at inaalis ang salitang inihasik sa kanila. Ang katulad ng mabinhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at agad na tinatanggap ito ng may galak. Subalit, hindi ito tumitimo sa kanila, kaya hindi sila nagtatagal pagdating ng kapighatian o pag-uusig. Dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. At ito naman ang katulad ng mga binhing na laglag sa may matitinig na halaman. Sila ang mga taong nakikinig na salita ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya hindi ito nakapamumunga. Ito naman ang katulad ng mga binhing na laglag sa matamang lupa. Sila ay mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana, may tigtatatlumpo, may tigaanimnapu at may tigiisandaan. So, napakaganda po pag-usapan na ang salita po ng Diyos ay tunay na kumikilos po sa buhay ng tao, makapangyarihan. Sabi po sa Acts chapter 19 verse 20, sabi po rito, kaya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, patuloy na lumaganap at nagtagumpay ang kanyang salita. Sa English translation po niya sa Amplified Bible, sabi rito, just the word of the Lord concerning the attainment to the through Christ of eternal salvation in the kingdom of God grew, spread, intensified, prevailing mightily. So nagpe-prevail po yung word of God mightily. Lagi lamang po nating isipin na ang pagkilos po ng salita ng Diyos ay makapangyarihan doon po sa early church. Tandaan niyo po, no, hindi na po nila kasama si Jesus noong panahon na yon, pero ang salita ng Diyos, pagka ito'y pinapangaral, ito po ay kumikilos ng makapangyarihan. Meron po itong miracle working power sa buhay ng mga taong nakapakinig nito. Sa ngayon po, maganda po naman na papangaral po ang salita ng Diyos. At marami rin taong nababago ang buhay sa pamamagitan po ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya lang po, napupunako po, parang nawala po yung tinatawag na prevailing power of the Word, na sinasabi po rito na, the Word of God prevailed mightily. No? Kasi noon, hindi na po kasama ng mga early Christians sa Panginoon, pero still, pagka naipapangaral po yung salita ng Diyos, nakakagawa po ito ng maraming himala sa buhay ng maraming tao. So ano yung nami-miss out natin dito, mga kapatid? Ano yung bagay na parang kulang sa panahon natin ngayon, sa church natin ngayon? Naniniwala po ko yung isa po sa malaking kakulangan ng church ngayon ay yung pagkilala natin sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Alam po natin na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan sa aklat po ng Hebreo chapter 11 verse 3, na sa pamamagitan po ng salita ng Diyos ang ating pong mga nakikita ngayon ay nalikha, sabi rito, dahil sa pananampalataya na unawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa hindi nakikita. So ibig sabihin, ang Word of God ay hindi lamang po yan para bigyan tayo ng mabuting pangangaral o bigyan tayo ng parang moral code o moral understanding, kundi may inherent power po yan na sabi ng Biblia sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nalikha yung mga bagay sa sanlibutan ito. Ito po ay nanggaling lahat sa salita ng ating Panginoon. Kaya dito pinaliwanag po ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad how the kingdom of God operates. Paano kumikilos ang kapangyarihan ng paghahari ng Diyos sa buhay ng tao, at sa kanya pong ginamit na kwento, ang ginamit niya pong ilustrasyon ay yung meron pong manghahasik o meron pong farmer na nagtatanim ng mga binhi.
At depende po doon sa tumanggap na lupa, yung pong nagiging kalagayan nila sa buhay. So napakalaga po, pero napakasimple lang pala na ang sikreto po sa magpagkilos ng salita ng Diyos sa ating buhay upang maranasan natin ito sa ating mga buhay, yung kapangyarihan nito, ay yung pagtanggap at pag-unawa natin ng kanyang salita. Okay? Nakakalungkot po minsan, ano? Kasi mas lesser na ho ang emphasis ngayon sa Church on Word of God. Marami po ako nakikita na pagka pumupunta po sa church, ang iniibig po nila ay yung po mga activities, yung mga ministries, ang iniibig po nila ay yung place, worship, yung po nga nararamdaman nila pagka sila po ay naroon sa ibang mga iba't iba pong mga gatherings. So hindi po nakacenter po sa Word of God. No wonder, hindi po talaga kumikilos mightily ang Word of God sa buhay ng mga tao. Kaya hindi na tayo nakaka-witness masyado ng divine healing, ng manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi unless the Word of God takes the center of all our activity, at siya ang priority natin sa lahat ng ginagawa po natin sa ating pong mga churches, ay hindi po talaga makakakilos po makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya napaka-basic po ang sinasabi ng Panginoon dito. Tingnan nyo ang salita ng Diyos na parang binhi na naitatanim sa puso ng tao. Now, isa-isahin po natin, ano, may natanim po sa tabing daan. At yung naihasik po sa tabing daan, ang tawag po doon ay yung mga careless hearers. Alam niyo po, ito yung mga hearers na they choose to be ignorant. Mas binabaliwala nila po ang salita ng Diyos kahit ito'y naipapangaral. Kaya si Satanas po agad-agad ninanakaw po yung napapakinggan nila. At ang sabi ng Biblia, ito po yung pinaka-effective na paraan ng Diablo, no? Yung bibigyan kanya ng kasinungalingan para wag mong paniwalaan ang katotohanan. So maraming tao, linggo-linggo yan, makikinig ng salita ng Diyos, pero yung isipan at puso nila ay they choose to be ignorant. Ayaw nilang tanggapin ang salita ng Diyos. Para sa kanila, yung mga kwento, mga kasaysayan sa Biblia ay parang fairy tale lamang at hindi makatotohanan ito. Kaya agad-agad yan, si Satanas ay nanakawin ang salita ng Diyos sa kanilang puso. Pangalawa po, yung tinatawag na carnal listeners. Ito naman po yung seed sown on rocky places. Ito po yung mga emotional hearers. Sabi po rito, tinanggap nila yung salita ng may galak. Kaya lang, nung dumating ang mga problema, ay nawala kaagad yung salita sa kanilang mga puso. Ang paraan ng Diablo naman dito ay yung problems and persecution. Ito yung nag-work na mahusay dun sa mga tao na emotional or carnal listeners. Madali silang madala nung kanilang damdamin lamang. Kaya if you live according to your emotions at hindi ka namumuhay according to the Word of God, ay easy victim ka ni Satanas. Kasi padadalhan ka lang niya ng problema, pag nagbago na yung surrounding mo, yung environment mo, agad-agad mawawala ng puwang sa iyo ang salita ng Diyos. Pangatlo, yung tinatawag na carnal, compromisers pala. Sabi rito, yung seed sown among thorns. Ito naman yung mga hearers na nakatingin lang sila sa mga material things. Yung cares of this world at yung mga pleasures of the world. Kaya ito rin po, easy prey din po ito kay Satanas. Sandaling-sandali ka lang agawan ni Satanas ng kalakasan sa buhay. Bakit? Kasi nakatuon ka sa mga material na bagay. Ooperan ka lang niya ng mga bagay sa sandibutang ito, alalahanin sa sandibutang ito, at pagka doon ka nakatiin sa mga material na bagay, ay agad na mananakaw ang salita ng Diyos sa iyong puso. Pero yung tinatawag na true, genuine Christians, yung seed sown in good soil, ito po yung mga taong tunay na tumanggap na salita ng Diyos. At dinidescribe po sila sa aklat po ng Unang Peter o Unang Pedro. Sabi po rito sa Unang Pedro, ito po sila, chapter 1, verse 23.
At ang sabi po rito, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. At ang sabi rito sa verse 24, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Ang salitang ito ang magandang balitang ipinangaral sa inyo. So ito po yung tunay na tumanggap ng salita ng Diyos. Sila po yung matatag, matibay sa buhay na ito dahil naranasan nila ang kapangyarihan ng salita ng Diyos noong ito'y tinanggap nila sa kanilang buhay. Again, pahalagahan po natin sa ating buhay ang salita ng Diyos. Yan po ang magpapatatag sa atin. Pagpalain kayo ng Panginoon. In Jesus' name.